Wala nang nagawa ang ilang mga nagtitinda sa Paco sa Maynila nang madamay ang kanilang mga paninda sa sunog na sumiklab sa isang commercial area sa lugar. Panibagong sunog din ang naiulat sa isang bahagi ng PGH kagabi. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Makikita sa video na ito ang nagngangalit na apoy mula sa nasusunog na commercial area sa kahabaan ng Pedro Hill Street sa Paco, Maynila na inakyat sa ikalimang alarma. Makikita rin ang pagkukumahog ng mga residente at maririnig din ang pagsabog. Mabilis din ang pagkalat ng apoy. Sa tatlong dekadang pagtitinda ni Isabel Ochave, ito aniya ang unang beses na nagkaroon ng sunog sa lugar. Naabo ang mga panindang tsinelas at sapatos ni Isabel na inutang pa raw niya ang puhunan. Pero lahat ako ng tinda namin umos. Talagang hirap na hirap kami ngayon, sir. Wala ako pagkukunan, single mother lang po ako. Na sana matulungan kami para makapag-umpisa uli. Si Jamaira Madid naman na 20 taon ang nagtitinda ng mga cellphone case at speaker nanlumo sa nangyari. Nasunugan na nga, ninakawan pa. Sana po may mga mabuting tao dyan na tulungan kami para makabangon uli. Ang DSWD po kagabi, nandito na rin sila. Nagkandak na po sila ng assessment doon sa mga families na affected ng sunog. Nananawagan po ako doon sa LGU at sa mga taong gustong tumulong sa amin na sa kasalukuyang pong nangangailangan ng tent pangsamantalang tirahan ng aming mga affected families. Tumagal ng mahigit 5 oras ang sunog bago naapula bandang alauna ng madaling araw. Dahil sa lakas ng sunog, nadamay ang bahaging likuran ng Paco Catholic School. Ayon sa Bureau of Fire Protection, lubhang naapektuhan ang 3 hanggang 10 palapag ng eskwelahan. Sa tala ng DSWD, nasa 14 na pamilya ang apektado ng sunog. Isang fire volunteer naman ang naiulat na nasugatan sa kamay. Naging pahirapan naman sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy. Iwasan po natin ang magkaroon ng overload sa paggamit ng mga appliances. Mahigit 15 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog habang inaalam pa ang pinagmula ng apoy. Sumiklab naman ang sunog sa Philippine General Hospital na tumagal ng halos kalahating oras bago tuluyang naapula pasado alas 11 kagabi. Ayon sa BFP, nagmula ang sunog sa isang storage area na under renovation. Wala namang naitalang nasawi o nasaktan sa sunog. Patuloy ang imbestigasyon ng otoridad sa pinagmula ng apoy. Bian Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.